Hello mga kayugan! Welcome back sa ating Yugen Torts! Ayan! So in today's video, ating iriripat ang aking Monstera Deliciosa. So ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba itsura ng aking Monstera Deliciosa nung kakabili ko pa lang sa kanya. Ito siya! Ayan! Kung makikita nyo siya, dalawang dahon lang siya at wala po siyang hati-hati. Wala siyang penetration. So, gano'ng katagal na nga ba ito? Actually, umabot na siya ng 1 taon mahigit kasi February 2021 ko siya nakuha and today is March 2022 na. So, sobra pa nga sa 1 taon. And actually, ito yung pinakaunang ano niya. Ito yung pinakaunang dahon niya. Ay no! May isa pa. Natanggalan na pala ito ng dalawang dahon. Kasi as in, walang penetration yung nakuha ko. As in, ganito siya. Dalawang ganito. Tapos, sinundan siya nitong merong penetration na to. Yan, may hati-hati siya. Tapos, ang sumunod, ito wala na naman. Tapos, another wala na naman. So, sabi ko nun, grabe. Anong tawag nito? Maghahati-hati pa ba siya ng ganun? Yung ganun kaganda? And tignan nyo naman, hindi naman niya ako binigo. Kasi, ang ganda na nung pinaka-latest na dahon niya. Although, ngayon, hindi siya ganun kasi pag magbigay ng dahon sa akin. Kasi, as you can see, maliit na siya sa kanyang pat. Meron na siyang matured na, ano, na ugat na lumalabas na. Ayan. So, ibig sabihin nun, kailangan ko na talaga siyang iripat. Ayan. At sasamahan niyo akong iripat ito. Gamit ako ng soil galing sa Mets Plant Art. Ayan. Loam soil po ang gamit ko and ito yung composition niya. Bali, ito ang gamit ko talaga even nung nag-umpisa pala ako maghalaman. At dahil nga meron ng lumalabas na malaking ugat or matured na ugat, kailangan na natin siya ilipat sa bigger pot. Pero hindi siya ganun kalaki kasi kapag naman sobrang laki na ng paglalagyan ko sa kanya, baka mabigla naman siya kapag nag-delig ako. Tapos, mababad lang po sa ano, sa basang lupa yung kanyang roots, baka naman din naluso. So, sobra importante na yung ating pot ay merong butas or maganda yung drainage hole niya para kapag, anong tawag nito, kapag nagdilig tayo, magdedrain ng maigi yung ano at hindi mabababad yung ano. So, ito wala pa tong butas. Kaya lalagyan natin siya gamit ang scissors. Ayan, may butas na siya. Ayan, so sobrang, ano, ito nga pala yung soil na pinakita ko sa inyo kanina. I think hindi enough yung kanyang pumice, kaya maglalagay din ako ng pumice. Ayan, I'm using matanghito size. Munggo pala to. I'm using munggo size ng pumice. Para lang mas buhaghag yung kanyang lupa. And so, ang pinakaunang gagawin natin ay lagyan ng soil ang ating paso. Tapos, unti-unti natin iyahalo yung pumice. Kasi pag bibiglain natin na one time, big time na halo, baka naman ang mangyari is hindi natin siya maihalo ng maigi. Kaya paunti-unti lang para ma-make sure natin na lahat nung parte ng soil ay merong pumice. Diba ganun din pag baking? Hindi mo agad-agad lalagyan ng tubig or gatas. By part siya. Ayan,
hati-hati para ma-make sure na mahalo ng maigi. Tsaka tayo magdadagdag ulit ng lupa. Magkano nga ba yung bili ko nung Monstera Deliciosa ko before? Ito nung kakakuha ko. Nabili ko siya for 1,000 pesos. Tama ba ako 1,000? Tapos ang liit, walang penetration. Wala siyang butas-butas or hati-hati, wala as in. So nagtiwala lang talaga ako sa seller na Monstera Deliciosa yon. Tapos, ni-research ko siya. Tapos sabi sa research ko, it takes a year bago daw magkaroon ng dahon na may hati-hati. Sabi ko, bebe, ang tagal pala. Ang tagal pala bago ko ma-achieve yung ganung look na gusto ko. Na inaasam-asam ng lahat sa Monstera Deliciosa. Tapos sabi niya, be, hindi. Hindi naman ganun katagal. Basta ilagay mo lang siya sa maliwanag, which is very true. Pag nilagay niyo po siya sa maliwanag talaga, mabilis. Mabilis na anong tawag nito, mabilis kanyang bigyan ng bagong dahon. And ang ginagawa ko before sa kanya, ang dilig ko lang po, Mochi, don't eat. Ang ginagawa ko lang sa kanya, hindi ko siya dinidiligan araw-araw. What I do is hinihintay ko siyang matuyo yung soil niya bago ko diligan ulit. Tapos everyday ang misting ko sa kanyang dahon. Every night yan, ang misting, walang sablay. Yan. Kailangan natin gawin to na maging fast draining yung kanyang soil or else yung magiging growth niya, baka naman mamaya eh, yung pinaghirapan natin na look, eh biglang mawala pa. Diba? Baka madedots siya. Huwag naman, diba? Yan, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng fast draining soil for me. Nagdagdag pa ako konti. Parang hindi pa ako satisfied. Pero carry na lang. As you can see, marami siyang pumice. Ang gamit ng pumice kasi kapag nagdilig po tayo, yan po kasing bato na yan ay yan o. Sa loob po niyan ay maraming butas din. So hindi magka-clog ang tubig sa ano natin, sa soil natin kasi nga may part siya na very porous. So grabe yung ugat niya, no. Grabe, ang lalaki na pala ng ugat niya and hindi ko yun alam kung hindi pa lumabas yung ito, hindi pa to lumabas para sabihin, Mommy, I need to be repotted. So yan, ang lalaki na ng ugat niya, nakakatuwa. Nakatuwa siya. Ayan, ganyan na siya kalaki. So ibig sabihin, ito po yung soil na ginamit ko sa kanya before. Ayan, kung makikita nyo, more on ipa naman siya. Yan siya. Okay, so let's continue on repotting. Yan, nakakatuwa yung ugat niya. So kailangan natin ilubog yun. Ugat niya. Ubi natin. Lagyan natin ng butas sa gitna. Tapos, ayan siya. So, itong ugat na to, itatago pa rin. Itatago ko yan. Ayan. Gusto ko na sana itong i-chop para dumami siya. Kasi actually, pwede na siyang putulan ng dalawa. Kaso,
Nangihinayang naman ako, first leaf ko to na ganito. Kasi bibenta ko, di ba? So, pag ano na ulit, nagkaroon na ulit siya ng new shoot or ng new leaf. So, gagawa ulit ako ng another batch nung pantap natin sa kanya. Kasi kulang yung soil sa ibabaw. Very impatient ang lola nyo. Binuhos na lang eh. So ako, kapag nagtatanim ako, mas gusto kong walang gloves. Gusto ko napipil ko yung earth. Char. Pero totoo yun. Ano siya, hindi ako mapakali kapag may hawak ng gloves. Parang feeling ko kapag kailangan ko siya i-press, parang hindi ko napipress ng maiki. Pero mga mamshies, make sure lang din when you pot, gagamit kayo ng bare hands o talagang kamay, hindi kayo nag-gloves, make sure to wash your hands thoroughly. Charot! Make sure to wash your hands ng maigi. Very well. Kasi syempre, ang daming germs nito. Yan, kung may nakalagay pa dyan na may ano siya, organic fertilizers. Ibig sabihin yung mga organic fertilizers na yun, galing yan sa mga pupo ng kung anong hayop. Kasi organic nga, di ba? O kaya yung mga, alam nyo yun, mga galing sa mga compost. So, make sure na mag-wash ng maigi. Ayan, so, covered na ang ating Monstera Deliciosa. So, make sure and don't forget, mga kamamshis, mga kayugen, don't forget, mga mamis, na diligan ang kada anong halaman after repotting. No? So, sa succulent lang po hindi applicable yung didiligan mo after mag-repot. Doon lang sa succulents. Pero, sa mga ibang halaman, sa mga, ang tawag nito, mga ornamentals, mga houseplants, it is so necessary. It is so important to wash, to water your plants after nyo po mag-replant. Ayan. So, ito na siya. Ta-da! Happy na monstera ko. Ayan. So, kung mapapansin nyo, yung monstera ko, one side lang siya. Pag ganun lahat ng dahon niya. Tapos, sa likod, wala siyang ano. It is because, yung dating pinaglalagyan niya, which is doon, ito dito, oh. So, mapapansin nyo, pader yan. So, walang araw na galing sa likod niya. So, tendency talaga, kapag ganun, ang mga halaman, mag-face forward lang sila kung nasaan yung araw. Ayan. So, ating diligan na ang ating Monstera Deliciosa. Ayan. Diligan natin ng maayos hanggang sa lumabas na yan sa ilalim. Ayan. Kung makikita nyo, ayan. Ganon siya kabilis. Mag-subside yung tubig kasi nga marami yung bato sa loob. Kasi kapag hindi porous yung sa ilalim niya, hindi mabato, or sobrang siksik naman ng soil, ang mangyayari naman dyan, ganyan. So parang kulang pa no, parang kailangan ko pa ng bigger pot. Kasi lumalabas pa yan. May lumalabas pa siyang ugat. Pero okay lang, carry lang naman. Kapag medyo may lumabas na ulit, lipat ko na lang siya. Kasi pag ililipat ko ulit siya ngayon, baka na ma-stress ang ating monstera. Yung mga mamis, oh, tingnan nyo. Ganda niya. Kasi syempre, may butas-butas na. Tapos may hati-hati ng dahon.
So, ayan. Ayan siya. See? From this, oh, 'di ba? Nung lumabas 'to, sobrang happy ko, grabe. Kasi finally meron na siyang, sabi ko, may punit-punit na ang kanyang dahon, kahit maliit lang siya. Tapos eventually, tas ito yung sumunod. Mas malaki sa kanya. Pero walang ano, walang punit-punit. Tapos ito na. Lumaki na. Lumaki tapos may ano siya, isang ano. Tama ba ako? Ay hindi, ito muna pala. Wala pa siyang butas. Ito po ay kinain ng kung anong insekto. Tapos ito, finally, naglabas na siya na isang butas. Tapos, tada! Yan ang pinaka-latest niyang dahon. So, ayun po mga mamis. Thank you so much kasi sinamahan niyo ako ang mag-repot na aking Monstera Deliciosa. Sana kayo ay nag-enjoy and don't forget na panoorin din po yung ibang videos namin. And see you on our next video. Bye-bye!